So, welcome back po sa channel. So, ito na po yung another topic natin. So, which is library management system. So, ang gagamitin nating database dito is MS Access database. So, hindi muna tayo gagamit ng MySQL. So, after sa lahat po ng part sa gagawin natin, so ito yung maging output. Okay, so dapat nyo pong sundin lahat po ng part na gagawin ko para makuha po natin yung gusto nating output. So, ito po yung sample sa library management. So, dito sa file meron tayong add book, add group, issue book, return, book report, then student, then all student, and show all books na narinted na siya. Okay? So, then, huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe sa channel ko guys para masundan nyo po lahat ng mga part sa gagawin nating library management system. Okay, so marami po kayo matutunan dito sa channel ko. Huwag nyo lang kalimutang mag-support sa channel. Okay, so ang first nating gawin guys, i-set up lang po muna natin ang project natin sa bv.net and then yung pag-create ng database sa MS Access. Okay, so mag-create lang po muna tayo ng project. Okay, so yan guys. So next, then library management system. So after natin mag-create dito, so i-set up lang po natin ang database natin. So yung mga kailangan nating mag-column. Okay? So next, mag-open lang po tayo ng Access. So ang gamitin ko is itong Access 2013. Okay, then database name natin, so library db, then doon natin i-save ang database natin sa na-create natin na project. So itong library management, so under siya sa bin debug, then mag-create tayo ng folder, so database, so dito natin siya i-save sa under sa database folder. Okay, so first na table, so itong table books. Okay, so then mag-create tayo ng book ID. Okay, then group ID, then book name, then publisher, then author, so then publisher year, edition. So ito yung mga kailangan sa books natin, then price, and then status. So itong sa price, so number lang po ito. Then itong sa book ID, so sort text lang. Okay, then save. So then next, mag-create tayo para sa student table. So table student. Okay, then stud ID, then name. So hindi siya magamit. So student name or stud name. Then address.
Then stud contact. Then stud security. Then stud active date. Then stud valid. Okay. So then itong ano sa security, so number, then ito ay date and time. Okay, then ito ay sort number. Okay. So next ay itong sa group natin. Okay, so table group. Okay, then group ID. Then group name. Okay. So next, so issue book, so table issue, then book ID, so group ID, and then book name. Then issue 2, then issue name, then issue date and due date. Okay, so ito tanggalin lang po natin itong primary key, then sort text. Okay. So next itong sa return. Okay, so TBL return. Okay, then book ID. Then group. So then book name, then issue 2, then issue name, then issue date, then issue or due date, due date. Okay, then return date. Then status. Okay. So ito yung mga kailangan natin. So meron na tayong tables. So table student, return, issue, group, and table books. Okay, so meron na tayong ano dito, so table. So sa next video natin guys, mag-start na po tayong mag-create ng UI para sa library management natin. Okay, so yan lang po muna, and huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe and support sa channel. So source code PH, and God bless.